Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Lolo, wag na po kayong malungkot. Sa Maynila lang naman ako pupunta, hindi sa malayo. Natatawang niyakap ni Sunny ang kanyang Lolo Carding. Paano ba naman? Hanggang sa araw ng pag-alis niya ay pilit siya nitong pinapakiusapan na manatili na lamang siya sa probinsya nila at doon na magtapos ng kolehiyo. Ang kaso ay ayaw niya dahil nasa Maynila na lahat ng kaibigan niya. Kaya naman para hindi na malungkot ang lolo niya ay isang pangako ang binitiwan niya rito. Lolo, dadalawin naman kita ng madalas. Huwag na po kayong malungkot. Hindi lang ako makapaniwala na hindi ko na araw-araw makikita ang aking apo. Malungkot na tura nito. Damang-dama ni Sunny ang lungkot ng kanyang lolo. Hindi naman niya masisi ito. Mula pagkabata kasi ay kasama na nila ito sa kanilang bahay. Maaga kasing nawala ang kanyang lola, ayaw ng kanyang ina na manirahan ng kanyang lolo na mag-isa. Kaya naman simula noong isinilang siya ay kasama na nila ito sa bahay. Kaya naman hindi matatawaran ang pagiging malapit ng loob niya sa kanyang lolo. Kasama niya na ito buong buhay niya at iyon ang unang pagkakataon na magkakahiwalay sila. Apo, mag-iingat ka ha. Tumawag ka sa akin kung may kailangan ka na kahit ano. Hindi matapos-tapos na bilin ito. Opo, lolo, mag-iingat din po kayo dito. Ingatan niyo po ang kalusugan niyo ha, nang hindi po ako mag-alala. Ganting bilin niya naman sa matanda. Ilang sandali pa ay lula na siya ng bus na paluwas ng Maynila. Nais pa nga ng kanyang ama na ihatid siya, ngunit ang sabi niya na yun na ang unang hakbang niya para matuto ng mamuhay na mag-isa. Napakalaki ng ngiti sa labi ni Sunny habang nakatanaw sa daan na binabaybay ng bus. Sa unang-unang pagkakataon kasi ay naramdaman niya kung paano maging tunay na malaya. Pagkababa niya pa lamang ng bus ay nakita niya ang mga kaibigan na hinihintay siya sa terminal. Tuwang-tuwa niyang niyakap ang mga kaibigan, hindi siya makapaniwala, nakasama niya ang mga ito sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Tara, diretso na tayo sa party, ikaw na lang ang hinihintay namin eh, sabik na tili ni Gigi ang kanyang matalik na kaibigan. Anong party? Kunot noong usisa niya. Party, kung saan may alak at makakakilala tayo ng mga bagong tao, sagot naman ni Ira, isa rin sa mga kaibigan niya. Agad na hinablot ni Gigi ang kanyang cellphone. Ako nang bahala sa parents mo, Sunny. Iba rito sa Maynila. Malayo tayo sa parents natin at hindi nila masusubaybayan ang bawat galaw natin. Kaya pwede natin gawin lahat, sabik na bulalas ni Gigi. Bagaman may naramdaman siyang sundot ng konsensya, ay hindi niya rin naiwasang makaramdam ng pananabik. 18 taong gulang na siya. Ngunit kung ituring siya ng mga magulang niya ay tila bata siya. Kaya napagtanto niya na tama ang mga kaibigan niya. Kailangan niyang matutong mag-enjoy. Ang una sa mga nagawa niya ay ang tumikim ng alak. Nahirapan masanay ang dila niya sa mabait na lasa ng alak. Ngunit nang lumaon ay tila hindi na niya alintana ang pait nito. Natuto rin siyang magpunta kung saan sa ang party. Hindi niya alam na masaya pala makipagsayawan, kantahan, tawanan at kwentuhan sa mga bagong kaibigan. Ilang linggo lamang lumipas ay sanay na si Sunny sa bago niyang buhay sa Maynila. Sunny, ikaw ba hindi man lang uuwi? Sabi mo dadating ka, pero gabi na ay wala ka pa. Malungkot na wika ng kanyang lolo nang makausap niya ito sa telepono. Halos hindi maibukas ni Sunny ang kanyang mata dahil sa sakit ng ulo. Dahil sa hangover, umaga na kasi na makauwi silang magkakaibigan. Plano niya na umuwi sana para sa kaarawan ng kanyang lolo. Ngunit nang magising siya ay alas 7 na ng gabi. Sorry lolo, umaga na po ako natapos mag-aral at hindi ko na kayang bumiyahe pa. Pagsisinungaling niya, pilit niyang inignora ang sundot ng konsensya. Ganun ba apo? Sige, magpahinga ka na. Sana naman ay makita na ulit kita, iha. Ikalawang buwan na ito na hindi ka umuwi, anito. Pasensya na po talaga, lolo.
Kapag ho nakaraos ako, ay makakauwi rin ako. Marami lang talagang ginagawa sa school, tatwira niya. Totoo naman ang dahilan niya, dahil nga madalas siya magparty, ay wala na siyang oras na umuwi sa kanila. Marami pang pinagbilin, bago nagpaalam na rin. Ang pangako niya sa lolo na uuwi siya nang madalas ay lalo lamang nawala sa isip niya. Sa isang semestre, maswerte na makauwi siya ng 2 beses. Noong una ay panay ang pangungulit ng kanyang lolo na makauwi siya. Ngunit nang 1 beses na napagtaasan niya ito ng boses ay hindi na ito muling nangulit pa. Ninais niya na humingi ng paumanhin sa kanyang lolo. Ngunit unti-unti na rin lumawak ang distansya sa pagitan nila. Hindi niya alam kung paano lumapit dito, maging sa kanyang mga magulang ay napalayo ang loob niya. Ang pag-uwi niya ay mas lalo lang dumalang hanggang sa nakakausap niya na lamang ang kapamilya niya sa telepono sa tuwing may okasyon. Marahil naisip din ang mga ito na tumatanda na siya at hindi niya na kailangan ng mahigpit na paggabay ng mga ito. Mabilis na lumipas ang panahon ay bago pa mamalaya ni Sunny ay ilang araw na lang at magtatapos na siya sa kolehiyo. Subalit bago pa dumating ang araw ng kanyang pagtatapos ay isang tawag na natanggap niya mula sa kanyang ina. Seryoso ito. Umuwi ka na rito. May sakit ang lolo mo. Iyon lamang ang sinabi ng kanyang ina, ngunit dali-dali siyang umuwi at hindi na hinintay pa ang araw ng kanyang pagtatapos. Gusto niyang kunin ang pagkakataon na yun para makabawi sa mga naging pagkukulang niya sa kanyang lolo. Ano pong sakit ni lolo ma? Nag-aalalang usisa niya sa kanyang ina. Hindi ito nagsalita, ngunit itinuro nito ang matanda na tulalang nakatanaw sa bintana. Sumulyap ito sa kanya, inaasahan niya na matutuwa ito. Ngunit sa kanyang pagtataka, ay inalis lamang nito ang tingin sa kanya at muli na itong tumulala sa kawalan. Mama, ano pong nangyayari? Kinakabahang usisa niya sa ina. Unti-unting tumulo ang luha mula sa mga mata nito, ngunit hindi ito sumagot. Nilapitan niya ang matanda. Lolo Carding, tawag niya rito. Kunot noon na nilingon siya nito. Isa lamang ang apo ko, iha. Hindi kita kilala. Bakit mo ko tinatawag na lolo? Tanong nito. Tila sinampal siya sa sinabi ng matanda. Nakalimutan na ba siya ng kanyang lolo? Naramdaman niya ang pag-akbay ng kanyang ama. May demensya ang lolo mo, iha. Hindi ka na niya makikilala. Ngunit kilala niya ang batang ikaw. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Umiiyak na tanong niya sa magulang. Ayaw ng lolo mo. Ayaw niya na maabala ka sa pag-aaral. Hindi naman namin alam na ganito kabilis ang pagkawala ng memorya niya. Paliwanag ng kanyang papa, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Mas lalo lamang napaluha si Sunny. Isa-isang bumalik sa kanya ang kung ano-anong rason na ibinigay niya sa mga magulang noon kapag hindi siya nakakauwi. Natulala siya nang biglang magsalita ang kanyang lolo. Hindi pa ba uuwi si Sunny? Sunduin ko na kaya ang apo ko. Sakto, bagong sweldo ako at kakain kami sa paborito niyang kainan. Sa narinig ay napahagulgol si Sunny. Naalala niya kasi ang mga panahon na araw-araw siyang sinusundo ng kanyang lolo. Sa kanilang pag-uwi ay dinadaan siya nito sa paborito niyang restaurant at doon ay binibili ng lolo niya ang lahat ng gusto niyang kainin. Ako na po ang susundo kay Sunny Papa. Magpahinga na po kayo rito. Pigil ang luwang sagot ng kanyang ina. Nang may pasok ng kanyang papa, ang kanyang lolo sa kwarto ay saka lamang niya narinig ang pag-iyak ng kanyang ina. Masyadong na-stress si Papa dahil hindi ka na umuwi rito. Maaaring isa raw yun sa mga dahilan kung bakit bumilis ang pagkawala ng alaala niya. Ang sabi ng doktor, gusto lamang ng lolo mo na bumalik sa mga panahon na kasama ka pa niya. Kwento ng kanyang ina. Sa nalaman ay dumobli lamang ang pagsisisi ni Sunny. Ngunit magsisi man siya ay huli na ang lahat. Naisip niya na tunay nga na malalaman lang natin ang kahalagahan ng isang bagay kapag wala na ito sa atin. Hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ng kanyang lolo. Gusto man niya na ibalik iyon sa dati, ay hindi niya na iyon magagawa pa dahil tuluyan na siyang nilimot nito gaya ng paglimot niya sa pangako niya rito.